Urbanto Blast. Magkakasabay na Voice of Youth ang isinagawa ng mga Adventistang kabataan sa distrito ng South Palawan Sea. Ang mga pangangaral ay magkakahiwalay na idinaos sa mga sitio ng Bangkudo, Malanap, Mambalot, Kalatubog at Bayog. Tunghayan ang naging bunga ng kanilang masayang VOI ngayong taon sa balitang hatid ni Beatrice Carmaran. Limang magkakasabay at magkakahiwalay na Voice of Youth ang matagumpay na isagawa ng mga kabataan ng South Palawan Sea District noong July 17 to 30, 2022. Matapos ang tagi-isang linggong ground preparation kasama ang tulong ng Panginoon, ay nais katuparan ng mga kabataan ng nasabing distrito ang kani-kanilang Voice of Youth sa iba't ibang mga lugar. Bilang bahagi ng programa, ang mga kabataan sa maghapon ay nagsagawa ng pagbisita at pag-aaral ng Biblia sa bawat tahanan ng kani-kanilang mga tagapakinig. Ang iba naman ay nagpalaro ng ball games gaya ng volleyball at basketball upang lalong mahikayat ang mga kabataan na makilahok sa mga gawain. Sa pagsapit naman ng dilim, nagkakaroon ng pag-aawitan, panalangin, at pagbahagi ng mga lekturang pangkalusugan at espiritual upang mas lalo pang makahikayat ng mga kaibigan papalapit sa paanan ng Diyos. Bagamat magkakahiwalay ang pagsasaganap ng programa, iisang layunin naman ang nasa puso ng bawat isa, ang maipahayag ang magandang balita. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon po ng VOI dito po sa district namin. And marami pong first time, and ako po, first time din ako. Especially, first time po ako naging speaker. Gabi po, nakakaganda po na experience kahit na napaka-kabado, pero puro yun ang Panginoon dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapag-share po ng salita niya sa mga tao doon sa Malanap. At maganda po experience kasi nagkaroon po kami ng maraming kaibigan. At hanggang ngayon po, tinutuloy po namin na mag-visit sa kanila para patuloy po sila ma-remind ng mga salita ng Panginoon. 42 kaluluwa ang nagdesisyong magpabautismo bilang pagtanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Ayon sa mga kabataan ng distritong ito, sila'y naniniwala na gaya ni Kristo na siyang naparito, tayo din naman ay nasa gawain na ito upang hanapin ang mga naligaw para muling ibalik at dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Mula dito sa South Palawan Sea District, Beatrice Carmaran, layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa para sa Hope Today and TUC News.